yun guys, good morning sa ating lahat. So, meron tayong ayusin dito na microwave. Ngayon, tignan natin kung anong problema. So, madaming time yung saksak muna natin para makita natin kung anong yung problema niya. So, plug lang natin guys dun sa may saksakan. So, guys, bali saksak natin dito sa outlet. Ayan. Ito guys, saksak natin. Tapos testing natin guys. Ayan. So, papower natin dito. Ayan. So, wala siyang, kaso wala siyang power. Ayan. Kahit lagyan natin dito, wala siyang ilaw. So, ano guys, check natin kung ano itong problema niya. Ayan. Naka number one siya. Hindi gumagana. Ayan. Ayan, wala siya. Wala siyang... At yun natin, ayaw. So, check natin guys kung anong problema. So, unplug muna natin. Ayan. So, bali buksan lang natin guys. Ayan. Check natin kung ano yung problema itong ating microwave. Gawin natin muna guys is discharge natin yung ating high voltage capacitor. Ito yung high voltage natin guys. So, i-discharge muna natin siya para mga 5 seconds. Ayan, saglit lang. So, kuha tayong dalawang pin. Ito yung tapos di-discharge natin yung ating high voltage. So, ayan siya guys. Ayan. Discharge muna natin siya guys. Ayan. Mga 5 seconds. Ayan. Para baka may naiwan siyang boltahe. Hindi tayo ma-electric shock. Ayan. So, na-discharge natin guys. So, bali ang gawin natin guys is mag-check tayo ng continuity. Ayan. So, gamit tayo ng tester. So, pag may short siya guys, ayan, ilaw yung ating multi-tester tapos tutunog. Ayan. So ngayon guys, ang unang gawin natin is check natin yung plug. Ayan. Dapat ito tutunog. So switch natin guys. So wala. Ayan, nag-switch na siya. Walang tumutunog. So check natin dun sa may connection. Ayan, meron. Tapos sa kabila. Ayan, sa kapat natin. So, dito naman natin siya i-check. So, gumagana siya guys itong ating ayan, tumunog yung ating tester. So, ibig sabihin, okay itong ating plug cord. Ayan, cord natin. So, ngayon naman guys, ang susunod natin gagawin is itong ating fuse. Tingnan natin kung gumagana. So, wala siyang contact guys. Ayan. Yung fuse natin. So, sabihin. Ah, wala. Ayan. So, fuse siya guys. Fuse. So, check natin yung fuse. So, lapit ko lang guys para makita. So, yung fuse niya kasi guys is ayan. Ito yung fuse nya. Ayan, ito. So yun yung fuse guys. Ayan. Ayan yung fuse. Ayan, check natin. Isa. Kahit dito guys pwede. Ayan. Ayan lang isa. Siguro. So yan yung continuity niya. So, dito naman tayo guys sa pagyan. Meron. Tumutunog yung beat natin. So, lipat natin sa kabila. So, dito naman guys. Ayan. So, big sabihin, may problema itong fuse natin. Ayan. Busted itong ating fuse. Yun ang ating unang problema na na-check. Ayan.
rusted compass natin. So pull out lang natin, guys. So bali guys, pull out natin tong fuse. Ito yung fuse na, guys. So dito natin siyang i-check. Nilaw yung natin, tapos check natin to. So wala siya, guys. Ayan, wala siyang continuity. So busted tong fuse natin. So sunod dyan, so bali try muna natin siyang jumper, guys, jumperan ng wire. Ayan, para matesting natin kung ito lang yung problema natin, fuse. Ayan, kung hindi siya sasabog, so ibig sabihin fuse lang siya. Ayan. So bali guys, magagamit lang dito tayo ng kanyang jumper fuse. Ayan. So kukuha lang tayo dito, guys. Ayan. Siguro pwede naman na ito, siguro. Ayan, isang wire niya. Ayan. Tapos isinang lang natin, gagawin natin jumper. So, ito yung gagawin natin jumper dun sa ating fuse. Ayan. Ayan. So ito, guys, yung fuse natin. Bali wala tayong fuse. So ang ginawa ko, guys, is nag-jumper tayo. Ayan. So, ayan. Maliit lang kasi hindi natin makita. Ayan. Ginumper ko lang siya ng wire, guys. Ayan. Hindi naman makita. Ayan. Check natin. Ayan. Ayan. Bali may jumper siya, guys. Ayan. Napansin niyo yan. Ayan. Ayan sa gilid. Ayan. Bali ininang ko lang siya, guys. Ayan. Jumper. Ayan. Ayan yung wire niya, guys. Ayan. Jumper lang ako for the for testing. Ayan, check natin, guys, kung agaan na itong ating microwave. So ever na hindi puputok, saka lang tayo kukuha ng apares niyang fuse. Ayan, medyo blurred siya, guys. Blurred. Ayan. So yun, guys, yung jumper niya, nakita nyo. So check natin, guys, testing natin kung gagana siya. So ibig sabihin nabusted lang yung fuse, kasi guys, mayroon silang nilagay, nag-jumper din sila, kaso lang mas mababa yung ampere na nilagay na wire. So ginawa ko naman, mas kinapalan ko siya konti. Ayan. Check natin, guys, yung kanyang fuse is nakalagay pala is ayan. Warning, ayan, guys, ayan. So hazard replacement only with type 8 amperes. Ayan. Ganun din, guys, nakalagay dun sa board niya. Bali, ayun, 8 amperes nakalagay sa board. So dapat, guys, same din ang fuse ang ilalagay natin, 8 amperes. So itong fuse siguro to, it's nasa 8 amperes. So pag na-replace tayo, guys, is the same din, 8 amperes yung fuse natin. Para masisira is yung fuse natin. Nakakaroon siya ng short circuit or malfunction dito sa ating mechanism ng ating microwave. So fuse muna ang masisira. So yun, guys, check, ilagay ko na tong fuse na ginawa ko. So nag-jumper tayo. Para matesting natin kung gumagana siya. So yun, guys, nalagay ko na yung fuse. Ayan. So mapansin nyo, may jumper siya. So for the meantime, ginawa muna ginawa ko. Ayan. Bali, kung gagana siya, so papalitan natin ng bili tayo, kuha tayo ng 8 amperes na fuse. So ngayon, guys, testing natin. Ayan. So plug lang natin, guys. Ayan, ipetag natin dito. Ayan. Tapos nun, guys, ayan, switch natin. Ayan, subukan natin switch. Ayan. Kahit sa ito, sa 1 lang. Ayan. Ayun. So, umilaw, guys. Ayan, pansin nyo, umilaw. Ayan. Umilaw, hindi siya pumutok yung fuse natin. So, okay na. Ayan, umilaw yung ating microwave. Ayan. Ilaw siya, guys. Ayan. So, gumagana yung magritron. Ayan. Yung fan. Ayan. Tapos yung ilaw niya, guys. Ayan. Yung magritron. Tapos yung fan niya, gumagana rin. Ayan. Tapos yung timer. Ayan. So, ang naging problema lang natin, guys, is yung kanyang fuse. Ayan. Siguro yung pagkalagay ng jumper nila is mas mababa dun sa 8 amperes. Kaya nagagamit din nila, pero pag tumagal,
hindi na nakayanan yung fuse natin. So mababa kasi yung amperage na nilagay, kaya sumabog yung fuse natin. So ganun lang guys, ayan. Check muna natin, tayo natin kung mamamatay. Ayan, kaya lang natin siya guys, kasi malapit na mag-zero. Ayan, check natin kung mamatay itong ating microwave. Ayun, so humana na. Tapos check din natin itong ating loob kung uminit. Mararamdaman naman natin guys. So yun guys, okay na itong ating microwave. So naging problema lang niya guys is yung fuse. So pinalitan nila ng fuse, ganun siguro sumabog. So pinalitan nila, nag-jumper din sila. Kaso lang guys is mas mababa dun sa 8 amperes na nilagay. Kaya gumana siya, paso lang, hindi siya nagtagal. Ayan. Kasi karoon tayo sinasaksak natin tapos inoon, karoon tayo ng supply. So yung nilagay nilang jumper is mas manipis. So supposed to be guys is dapat kung ano yung nakalagay doon na 8 amperes na fuse, same din ang papalit natin. So yun guys, okay na itong ating microwave. Ayan. So isarado na lang natin. So isasara lang natin guys. Ayan. So yun guys, isara natin. So kukuha tayo lang ng tasa tapos lagyan natin tubig para testing natin kung iinit siya. Kahit mayroon siyang power, nag-on siya, kaso lang hindi naman umiinit. So ngayon testing natin kung iinit naman yung ilalagay natin tubig sa tasa. So yun guys, sumuot na ng tasa tapos lagyan natin tubig. So testing natin guys kung iinit naman siya. Ayan. Para testing natin. Ayan. So lagay lang natin tong tubig guys dito sa loob. Ayan. Ayan. Tapos saran natin. Tapos plug natin guys. Ayan. Tapos testing natin. Ayan. So lagay lang natin dito para mas mabilis uminit. Ayan. So testing natin guys. Ayan. A few moments later. Tasa kung uminit yung tubig niya. So kunin lang natin guys. Ayan. So pansin niyo naman guys, ayan. Ayan, may usok. Ayan guys, ayan, may usok siya. Ayan. Hindi na makita, ayan niya. Ayan guys, ayan. Ang sinya, ayan. Ayan na. Inusok yung nilagay natin tubig. So, okay na itong ating microwave guys. Mainit pa. Ayan. Natin ilaw natin. So, mayroon siyang usok. Ayan, napansin niyo guys, ayan o, umusok. So, ayos na guys yung ating microwave. So, naging problema lang guys is yung fuse. Ayan. So, yun guys, tapos na ating dalawang ating microwave. So, ang naging problema lang guys is yung fuse. Ayan, busted siya. So, pilitan lang natin siya ng 8 amperes. So, yun guys, once again, this is Jabone TV. Don't forget to subscribe, like, and share. At shoutout pala guys sa ating mga bagong subscribers, viewers. At yun guys, huwag kalimutan press po ating notification bell para update po tayo sa mga susunod na. So, ganun din guys, huwag po kalimutan yung ating Facebook page, Jabone 74. So, yun guys, once again, good day po sa atin. Mag-boo!